May mga naniniwala na mga loyalista na estratehiya daw po ito ni Senator Amy Marcos ang lumapit sa mga kaaway. Pero parang hindi niyo po ako mahihikayat na maniwala doon po sa sinasabi po ninyo eh. Dahil unang-una, ang ginagawa po ni Senator Amy Marcos ay pagpapakita ng loyalty sa mga Duterte, hindi po sa kanyang kapatid. Blood is thicker than water, yan po ang paniniwala natin. Pero dito nakikita po natin na from time to time, parang nauulit yung mga nangyayari sa ordinaryong pamilya na hindi nagkakaunawaan ang magkakapatid o magkakapamilya. Hindi naman yan kaila. Sa mga pangkaraniwang Pilipino, maybe sa iba't ibang panig ng mundo, nangyayari talaga ang hindi pagkakaunawaan ng magkakapatid at may mga pagkakataon na ang isa na iinggit sa isa o for some reason, hindi nila maunawaan ang isa't isa. But pretty sure ako na si Pangulong Bongbong Marcos walang inggit sa kanyang puso. I do not know dito po kay Senator Amy Marcos. Sa pahayag kahapon nitong si Senator Amy Marcos, muli niyang ipinakita at ipinamalas sa harapan po ng publiko kung baano niya po sinusuportahan ang mga Duterte. Bakit? Ang SMNI, alam naman po natin kaibigan matalik niyan ang may-ari nito na si Pastor Apollo Quiboloy nitong si Rodrigo Duterte. Nasabi nga nitong si Senator Amy Marcos, magkaubusan na ng mga kaibigan, kakilala, pero hindi niya iiwanan ito pong si Rodrigo Duterte. Ganun po kaloyal si Senator Amy Marcos kay Rodrigo Duterte at sa mga Duterte, even kay Vice President Sara Duterte. Basahin po natin ang reaksyon ni Senator Amy Marcos kahapon. Makatapos pong lumabas yung suspension order ng National Telecommunications Commission sa publiko. Sabi niya po rito, sino ang takot sa SMNI? Perhaps wala. Kung katanungan ito pong sinasabi ni Senator Amy Marcos, ang sagot po natin dito, wala. Walang natatakot sa SMNI kasi sila po ay isang media entity. Bakit ka matatakot sa isang media entity kung ang sinasabi nito ay pawang balita lamang? Pero ang nangyayari kasi sa SMNI, may mga programa po sila na hindi po pagbabalita ang ginagawa. Kung hindi paninira sa kapwa, paninira sa institusyon kung saan, ewan ko kung naging kongresista itong si Senator Amy Marcos, pero definitely, yung nagsalita ng paninira sa House of Representatives ay naging kabilang noon, walang iba kung hindi itong si Rodrigo Duterte. Kaya inuulit natin, hindi tayo dapat matakot. Walang sino man ang dapat matakot sa SMNI. Yan ang sagot po natin dyan kung nagtatanong itong si Senator Amy Marcos. Another question, anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Lahat. Lahat-lahat. Nandiyan ang ABS-CBN, nandiyan ang Rappler, Inquirer, nandiyan ang mga tabloids, nandiyan ang GMA7, nandiyan ang TV5, nandiyan ang UNTV, ang Net25, at lahat ng media entity. Lahat po sila nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip. At ang ating gobyerno, inaalaw po iyan kasi nasa demokrasyong bansa po tayo. At bahagi po kayo ng gobyerno. Kung saan kayo naman po yung tagapaggawa o bumabalangkas ng batas at bilang senadora, may karayaan din po kayo sa malayang pamamahayag katulad po ng ginagawa nyo sa kasalukuyan. Kaya sa tingin po namin, Senator Amy Marcos, ang mga katanungan nyo po rito ay alam nyo na kagad ang kasagutan. Another, this is a statement, not a question. Sabi niya, bakit natin kailangan ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Question pa rin, di lang nalaga ng question mark. Alam mo, Senator Amy Marcos, ang ginawa po ng NTC ay nakaayon po sa kanilang mandato. Kung sa tingin po ng NTC nakalabag ito pong SMNI, nararapat lamang to pa rin nila kung ano po yung mandato nila bilang National Telecommunications Commission. At hindi naman siguro magkakaroon ng pagkakataon na ipapasara o sususpindihin pa lamang itong SMNI kung wala po itong nalabag na regulasyon sa kanilang prangkisa.
Kasi lahat ito, mga tol, nag-ugat doon sa resolusyon na sinumite sa Kongreso at inadapt po ng mga committee at ina-urge ito pong inihikayat, ito pong National Telecommunications Commission para suspindihin ang SMNI for alleged franchise violation. At sa katunayan, mamaya babasahin po natin yung press release ng NTC. Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? I don't think so. Narinig po natin sa Kongreso ang mga kadahilanan ng SMNI. Narinig natin sa Kongreso ang mga katanungan na ibinato ng mga kongresista. At doon, nagpaliwanag nga po itong SMNI. At bago naman nagdesisyon ang NTC dito, pretty sure tayo na ibinigay po sa kanila ang due process. Kasi, kung hindi po tama na nagkaroon ng due process ang NTC, syempre magre-react din po tayo rito. Grave abuse po yun kung sakasakali. At magiging legal na basihan ng mga abogado ng SMNI para questionin yung decision po ng NTC. Tayo, hindi tayo abogado, pero alam naman po natin na bawat sa mga ganitong sitwasyon, meron pong legal na remedyo. O, katulad ng napapanood po natin sa mga abogado, maaaring humiling po sila rito ng TRO para hindi po maipatupad ng NTC yung kanilang suspension order para po sa SMNI. O kaya naman, questioning po nila by petition of writ of certiorari sa Korte Suprema ang naging desisyon po ng NTC. Yung certiorari, ito po yung kaparaan ng legal na kapag wala na pong legal na remedyo, ay gamitin mo ito para sabihin sa Korte Suprema na ang NTC o anumang tribunal ay naglabis sa kanilang kapangyarihan or authority na nagre-resulta sa kawalan po nila ng jurisdiction doon po sa particular na entity na kanila pong sinuspinde. O maaaring ganon ang kaparaan ang gagawin po ng mga abogado dito ng SMNI. Kung sa tingin ninyo, Senator Amy Marcos, hindi sila binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. May question po kayo ulit. Paano nangyari na naglabas ng show cause order ang NTC sabay bigay ng 30 days na suspension? O sige, katanungan niya na tingnan natin kung masasagot doon po sa press release ng NTC. Sabi niya, nakapagtataka. Pinaihiwatag dito nitong si Senator Amy Marcos na merong kakaibang nangyayari kung bakit naipasara ito pong, o kung bakit nasuspindi ito pong SMNI. Ganon ang gusto niyang ipakita, ipamulat, particular sa kanya sigurong mga supporter at mga nagbabasa dito po sa kanyang pahayag. At sa pinakahuli, dalawang katanungan, sabi ni Senator Amy Marcos, takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Medyo yun ang pinaka parang hindi katanggap-tanggap dito sa katanungan itong si Senator Amy Marcos eh. Kasi ang katotohanan, hindi dapat kinakatakot Senator Amy Marcos. At alam natin kung ano ang katotohanan sa likod ng mga programa paminsan-minsan diyan po sa SMNI, katulad po sa Gika ng Masa at saka sa Laban Kasama ng Bayan. Hindi naman maikakaila na malaki ang naitulong nito para sa ating gobyerno na i-expose kung ano man ang mga hindi magagandang ginagawa ng CPP-NPA at iba pang mga personalidad. Pero yung kalayaan kasi sa malayang pamamahayag, hindi po yan lisensya para yung karapatan naman ng ibang tao saklawan mo at abusuhin mo kung ano yung iyong ini-enjoy na karapatan. Sinasabi mo malaya ang iyong karapatan sa pamamahayag, pero ginagamit mo naman ito para sa ikasisira ng ibang tao. Ano ang mga halimbawa? Yung mga demandang kinakaharap nila ka Eric at Badoy ngayon para sa mga kasong libelo, both criminal and civil. Tapos yung demandang kinakaharap ngayon
nito po o reklamo pa lamang na pinakaharap ngayon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagsasalita, bagamat sinasabi nila, yun po ay pagtatanong ng isang kasinungalingan kung saan inamin mismo ni Ka Jeffrey Celis na mali siya, ay hindi po iyon dapat ikatakot. Kasi kasinungalingan po iyon eh. Ha? Katotohanan lamang yung nakikita rito ng taong bayan, partikular ngayon ng NTC. At isama na rin natin ang MPRCB kasi nung nakaraang araw, naglabas po ito ng 14-day suspension order para naman po doon sa dalawang programa, Gika ng Masa at saka yung laban kasama ng bayan. At sa huli, tinanong niyo po rito, takot ba tayo sa katotohanan? Hindi po, Senator Amy Marcos. Ang katotohanan hindi po dapat ikatakot. Ang nakakatakot, kapag ka nagagamit ang programa para po sirain, lapastanganin ang karapatan ng iba at walang ginagawa ang gobyerno dahil lamang sa sinasabi ninyong karapatan sa kalayaan ng pamamahayag. Yun ang nakakatakot. Maaabuso ang isang individual, ang grupo ng mga individual, tapos walang ginagawa ang gobyerno dahil malakas ang nabanggit na naninira doon sa gobyerno. Alam na alam yan at katotohanan yan. SMNI untouchable for 6 years sa panahon nitong si Rodrigo Duterte. Ngayon, puntahan po natin kung ano ang sinasabi ng NTC. Sabi po dito sa press release ng NTC, inilabas po ito kahapon, the National Telecommunications Commission issues show cause order with 30-day suspension order against Suwarasug Media Corporation with trade or business name Sunshine Media Network International or SMNI for alleged violations of its authorities. The National Telecommunications Commission, acting on the House of Representatives Resolution Number 189. O bago natin ipagpatuloy yung pagbabasa niyan, ito po kasi yung balita kaugnay niyan eh. Pakinggan po natin ito mga tol. Representatives urges the National Telecommunications Commission to suspend the operations of the Sunshine Media Network International. Meanwhile, an appeal is made with the Supreme Court for the release of two of the network's hosts who are detained at the lower chamber. Vivian Gulia reports. The chairperson of the House Committee on Legislative Franchises visited on Monday the two hosts of Sunshine Media Network International detained at the House of Representatives. Anyway, Paranaque Second District Representative. Yan eh, alam na po natin kung ano nangyari dyan. Pero nagsimula talaga ito doon po sa panawagan ng kongresista particular si Mix Nograles, yung babaeng kongresista na suspindihin po ng NTC. Una, hikayatin ng kanyang mga kapwa kongresista na sang-ayunan ng kanyang resolusyon na suspindihin ang SMNI ng NTC. At ito ay inayunan ng kanyang mga kapwa kongresista. At ito na nga po yung naging resulta. That was Resolution Number 189, entitled Resolution Urging the National Telecommunications Commission to suspend the operations of Suwarasug Media Corporation operating under the business name Sunshine Media Network International for violating the terms and condition of its franchise under Republic Act Number 11422. At habang dinidinig po ito sa Kongreso, tinanong po ang NTC. Ang sabi po nila, pag-aaralan po nila kung ano yung kanilang magiging aksyon. Siyempre, pag sinabing pag-aaralan, i-consider yung karapatan ng bawat panig. Lalong-lalo na ito pong SMNI. Oh. Now, ito na nga po. Nagkaroon sila ng issuance, has issued a show cause order with 30-day suspension order dated December 19, 2023. Pero lumabas po ito
kahapon lamang December 21. Again, Swarasug Media Corporation with business trade name Sunshine Media Network International. In said order, the NPC directed Swarasug to explain in writing within 15 days from receipt thereof why it should not be administratively sanctioned for alleged violations of the condition of its authorities to comply with all the laws, rules, and regulations of the land. Moreover, in ordering the 30-day suspension of Swarasug's operation of its radio and television stations pursuant to Section 16 of the Public Service Act as amended, the NPC stated that it took cognizance of the House of Representatives' declaration in Resolution Number 189 that Swarasug has violated at least 3 specific provisions of its legislative franchise: Republic Act Number 1422, and gave due deference to such determination of the House of Representatives and its authority over all matters directly and principally relating to the grant, amendment, extension, or revocation of franchises. Dito, malinaw na sinasabi ng NPC na ang kanilang basihan yung naging hearing doon po sa Kongreso. At ngayon, kung sa tingin po ng SMNI at sa tingin po ninyo, Senator Aimee Marcos, hindi po naibigay ang tama para po sa SMNI, then it's up to the lawyers of the SMNI to question the same sa proper forum, sa korte, syempre. Eh kung mali itong ginawa ng NPC, pabor na pabor po ito sa SMNI. Pero I doubt it na magkakamali ng ganito-ganito lamang ang NPC, considering na meron po itong legal team. Imposible naman na sila'y magde-decide ng ganito na pinagsosyokos order ang pinagsosyokos ang SMNI at merong 30-day suspension order nang hindi man lang nila kinonsider kung ano yung mga legal implications ng kanilang magiging order na ito. May mga abogado yan. Kaya parang napaka-imposible na ganito-ganito lamang ang magiging pagkakamali at palalabasin ninyo sa inyong mga katanungan na parang mayroong pang-aabuso na ginagawa ito pong NPC para lamang i-suppress ang sinasabi niyong kalayaan ng pamamahayag. Tuloy natin, sabi pa po dito, the NPC was one of the invited agencies and participated as resource person agency in 3 committee hearings conducted by the House of Representatives Committee on Legislative Franchises, which led to the issuance of Resolution Number 189. Kaya nga yung due process na binabanggit natin kanina na ipagkaloob yan ng tama sa SMNI. Kasi sa 3 hearing na yan, tinanong at pinagpaliwanag ang SMNI at na-witness po iyon ng NPC. So, sabi pa po dito, the corresponding administrative hearing by the NPC following the issuance of said order will be on January 4, 2024. Kaya again, Senator Aimee Marcos, kung tinatanong po ninyo na mayroong pagmamalabis na ginawa ang NPC, ang NPC naman, alam nyo, nasa ilalim po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nasa ehekutibo, edi questionin nyo po sa korte. Ngayon, double whammy, ika nga ni Sir Benji Contreras, ang nangyari dito po sa SMNI. Bakit? Kasi hindi rin maikakaila na nung nakaraang araw, December 18, suspension order naman para sa 2 programa nito, ang Gika ng Masa para sa Masa at ang Laban Kasama ang Bayan, ang inisyo naman po ng Movie and Television Review and Classification Board. Kaya parang karma is real ang nangyayari ngayon dito po sa SMNI. Siyempre, sa mga humahanga dito sa SMNI, or I should say, sa mga humahanga sa mga Duterte, kaya nila pinapagtanggol ang SMNI, eh pagmamalabis ang nakikita nila ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Ngayon,
Bilog ang bola eh. Ito'y umiikot. Ang gulong, bilog din. Ano? Di mo alam kung kailan ka nasa taas, kung kailan ka nasa baba. Parang ganun ang nangyayari ngayon dito sa SMNI. Nung sila po ay nasa taas, lahat halos ng gusto nilang sabihin, kahit kanino, banat lang sila. Sasabihin po nila. Kasi wala silang iniintindi na maaaring pumigil sa kanila at bigyan sila ng kaparusahan. Wala mi isa na pangyayari sa panahon ng Duterte administrations kung saan itong SMNI naging behikulo po ito ng pagpapakalat ng impormasyon at paninira sa tao o grupo ng mga individual na ito po ay napansin ng gobyerno at naparusahan. Dito lamang sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung saan naniniwala siya na umiiral ang rule of law at due process. Pero kapag kalaban ng Duterte administrations noong mga panahong iyon, eh yari ka na. Si Duterte mismo ang nagsabi, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang pangulo para ipasara ang ABS-CBN. Diba? Siya mismo ang nagsabi noon. He used his influence as president para maipasara ang ABS-CBN. Hindi ko kinakampihan ng ABS-CBN and even ng Rappler. Pero hindi rin maikakaila na sa panahon ni Rodrigo Duterte, mas tumindi ang pagsupil sa kalayaan sa pamamahayag, partikular ng Rappler. Ngayon, ginagawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Hindi. Malaya ang bawat isa para i-criticize ang gobyernong ito. Grabe nga ang ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon eh. Kumpara sa mga vloggers ng mga dilaw noong panahon ng Rodrigo Duterte. Katulad ng ginagawa nitong si Maharlika at kung sino-sino pang mga vlogger dyan. Napaka-offensive ng kanilang paninira sa kasalukuyang panahon. Directed sa ating Pangulo, directed sa kanyang pamilya, directed sa administrasyong ito. Pero sinupil ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang karapatan sa malayang pamamahayag? Hindi. Not a single instance na nakarinig po kayo na si Pangulong Bongbong Marcos nagsabi sa mga yan, you are finished. E si Rodrigo Duterte, makailang beses nating napakinggan na kapag ka may kumikritisay sa kanya, tapos ka. Kaya siguro, Senator Amy Marcos, kung kayo'y nagtatanong, much better, itanong ninyo ito sa inyong hinahangaan, sa inyong itinuturong na kawaibigan. Kasi kung tinatanong mo yan ngayon, sa pamumuno ng iyong kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, eh aba, parang double standard ang basihan mo. Ano yan, selective? Kapag ka Duterte ang nakaupo, merong kalayaan sa pamamahayag. Kapag ka Marcos, which is ikaw mismo, Marcos, walang kalayaan sa pamamahayag, ipapasara, natatakot sa katotohanan. Hindi mangyayari yan sa SMNI kung hindi nila ginagawa ang mga paglabag na yan di umano sa kanilang prangkisa. At huwag niyong palabasin na kasinungalingan ang mga paglabag na yan. Publicly available yan, Senator Amy Marcos. Imposible naman na hindi mo narinig na sinambit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga katagang gusto niyang ipapatay, itong si Franz Castro. Imposible naman na hindi mo nabalitaan na itong si Jeffrey Celis na nagsasabi, nagtatanong daw siya, pero alam naman natin na malicious statement yung kanyang ginawa, ay nagpalabas ng kasinungalingan sa iyong pinsan. Di ka ba nasasaktan noon, Senator Amy Marcos? Okay lang kung totoo eh. Pero hindi, kasinungalingan. Pinsan buo mo yun. Palalabasin ng mga supporter ni Rodrigo Duterte na gumagasta ng ganong kalaki na travel expenses pero wala namang katotohanan. Aba, masakit yun, di ba? Kamag-anak mo, dugo ng iyong ina ang nananalaytay sa ating speaker. Tapos okay-okay lang sa'yo. Pagka Duterte, nasasaktan ka. Nandyan ka mismo, agad-agad magpapahayag ng suporta
dahil Duterte ang pinag-uusapan? Pero kapatid mo, no say ka lamang? Sa pinsan mo, no say ka lamang? O, kaya ako, isang boto mawawala sa iyo sa 2025, Senator Amy Marcos. Hindi kita iboboto sa senatorial re-election bid mo para sa 2025. Magalit na kayo sa akin, mga loyalista, kung gusto niyong magalit sa akin. Pero hindi ko magagawang iboto ang ganitong uri ng kapatid at pinsan na mas pahalagahan pa ang sinasabi niyang kaibigan kaysa doon sa pinsan niya na hardworking, kaysa doon sa kapatid niya na talagang nagsusumika para itaguyod ng maayos ang Pilipinas at ang bawat Pilipino. Naku nang teteng na yan. Anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. Oh, maraming salamat po sa inyo ha. Kay Ate Josephine Makatula. Oh, big time tayo ngayon mga tol. Ang dami nito ha. Maraming salamat. Kay Ate Josephine Makatula, $49.99. Mukhang nag-usap-usap kayo ha. Pamasko ba yan? Maraming salamat po dyan, Ate Josephine Makatula. Kay Ate Maris Gasilos, Merry Christmas din po sa inyo. Kay Ate Ludi Pamilar, o yan, maraming salamat po dyan ha, sa tig $49.99 po inyo. At salamat din po doon sa isa pa po ninyong kaibigan, si May Dones ba yun? May Dones, yan. Salamat po sa inyo. Merry Christmas po, Ate Josephine Makatula. Maraming salamat. Saka, higit sa lahat, sa iyo, Ate Josephine Makatula, maraming salamat sa mga pamasko mo. Kasi nakakadalawa na yata ako sa iyo. Naalala ko nung nandito ka sa Pilipinas, eh nagpadala ka pa rito ng mga regalo eh. Sa aking anak, sa kay top wife, tapos sa akin. Salamat po doon ha. Pasensya na kayo kung hindi po tayo nakapagkita that time. Pero I believe next year uuwi po kayo. And maybe that time makakapagkita po tayo.